Great morning. Ito po yung personal testimony ko at history tungkol po sa appendicitis ko na sakit. Okay, last October 9, 2016, nagsimulang sumakit ang aking tiyan at dilagnat. October 10, 2016, ng 1 a.m., nagpa-check up at nag-take ako ng laboratories, urine, CBC, at abdominal x-ray sa Lourdes Hospital, Santa Mesa, Manila. And positive ako sa appendicitis. At 5 p.m., umabas ako ng hospital at hindi ako nagpa-admit by signing a outpatient waiver. The doctor said, within 24 hours at hindi mawala ang sakit, babalik ako sa kanya. And the doctor added, within 3 days, puputok daw yung appendix ko. At October 10, 12 noon, ng tanghali, nagsimula akong uminom ng first Vitaplus Guyabano Gold. At ang sakit, medyo nabawasan ng konti. Dalawang sachet every 4 hours. At yung lagnat ko, andun pa rin yung lagnat pero nakakapagpahinga na ako. Nakakaginhawa na ako ng konti. At October 12, 2016, after 2 days, nagpa-check up ako ulit in laboratories for second opinion purposes at Fortune Clinic Pasig City. Okay, yung purpose ko lang para nakakaroon ng second opinion kung talaga bang appendicitis yung sakit ko. At October 13, 2016, nakuha ko ang result at good news, naging clear na yung urine laboratory ko pero yung CBC ko incomplete yung data. Pero ang pakiramdam ko, nandun pa rin yung sakit. And the doctor impression was acute appendicitis kasi daw umabot na ako ng 4 na araw mula nang nagsimula ang pain. Kaya the doctor advised me na magpa-admit sa hospital for immediate medication and operation. At medyo nagulat ako noon at medyo na natakot ako dahil sa acute appendicitis. Pero you take note, yung urine ko clear na, wala ng infection. At October 14, 2016, alauna ng umaga, madaling araw, nakarating kami kasama yung pinsan ko. Karating kami sa emergency room ng UST Hospital at nakakaroon ng check-up lahat and laboratories. After 4 hours to 5 hours, lumabas ang result. Lahat ng laboratories ko, check-up and monitoring ay normal at clear at wala na akong lagnat. At nagtaka sila bakit may pain pa. Pero yung pain ay kayang-kayang ko nang tigisin. Kaya the doctor advised me for 24 hours monitor. Ayon sa kanila, if hindi mawala ang pain, bubuksan nila yung tiyan ko. Kaya nag-decide ako na hindi magpa-admit. Umuwi kami by signing again a waiver. Non-stop pa rin ang pag-inom ko ng Vitaplus. Kaya ng October 17, 2016, pagdating ng Lunes ay nakakapasok na ako sa trabaho at ramdam ko na babawasan at dahang-dahang nawala ang sakit. Tuloy pa rin ang pag-inom ng first Vitaplus. At October 24, 2016, totally nawala na yung sakit. But andun pa rin yung self-observation ko sa sarili ko. Baka babalik ang sakit. After a few days,
Tuloy-tuloy na lang pag-inom ko ng First Vita Plus. May ininuman ko ng guyabano, mangustin, dalandan, at binabawasan ko na yung number of sachets na ininom ko araw-araw. As November 1, 2016, na-confirm ko sa sarili ko na nawala na ang sakit at binabawasan ko na ang number of sachets ng Vita Plus na ininom ko araw-araw. At ngayon, December 2016, good news, kapatid ko, yung pinakamagandang regalo ko ngayong Pasko ay goodbye appendicitis at minsan na lang yung pag-inom ko ng First Vita Plus. Wala na yung pain, wala na yung lagnat, wala na lahat at normal lahat ng pakiramdam ko, sarili ko at yung mga laboratories ko. So napakaganda. So ito po yung conclusion ko. Hindi po masamang subukan ang First Vita Plus. At napakaganda sa kalusugan ng First Vita Plus. Almost 5,000 na ubos ko sa First Vita Plus sa produkto na iniinom ko. Wala akong ibang iniinom kundi yung First Vita Plus. Gumaling ang sakit ko. Pero kung naoperahan ako, maybe aabot ng 80,000 ang magastos ko. Ang laki ng diferensya. Kaya kayo dyan, be positive lang. Kung mayroon kong naramdaman, tiwala lang po sa First Vita Plus. At of course, yung panalangin. Prayers! So, wala pang ibang mga kutulogs kundi si Lord. At yung naging instrumento yung First Vita Plus. Okay, once again, goodbye and great morning. Sana po ay nakukunan po ng magandang dulot ang isang testimony ko. So, nandun po, nakatouch po sa testimony ko, nandipon dito po sa akin yung result ng laboratories ko, pati yung check-up ng laboratories ko, nandito po. So, thank you and great morning.